Balikan lamang natin ito, talakay natin itong balita kaugnay doon sa pagpatay sa isang mamamahayag dyan sa Kidapawan City, kung saan pinabulaan ni June Jacolbe ng radyo natin at Ronda Teleradyo na sangkot siya sa pagpatay kay Eduardo Ediso ng Brigada FM Kidapawan City, na kung saan nga kasama pa sa kanya, kasama sa kanyang o kasama sa mga itinuturong mastermind ay itong si Dante Tabusares alias Bong Encarnacion na head ng media team ng Kapa hanggang sa ngayon. Well, kung akong tatanungin sa bagay na ito, ay sa tingin ko, natural naman na lahat naman ng mga akusado o pinaghihinalaan ay may karapatan na ika nga itanggi yung akusasyon laban sa kanila. Subalit, pwede ba nating tawagan dito si Joel Egok, samang Grace? Subalit dito sa ipinresinta na ebidensya ng Presidential Task Force on Media Security ay nakita dito na talagang may probable cause itong pagsasampa ng kaso kina June Jacolbe at itong si Encarnacion na ito, sapagkat ito pa lang si Eduardo Diso ng FM Kidapawan ay binabatikos nito ang Kapa Ministry, na kung saan ang founder chairman dyan ay itong kinasuhan ng katakot-takot ng mga kaso na sinasabing itong Kapa Ministry na ito ay isang pyramiding scam na sinabi nga ni Pangulong Duterte. At ito pa lang si Diso na ito ay talagang binabanatan ito sa kanyang mga programa sa social media at sa kanyang radio station, itong Kapa Ministry. At sinasabi dito sa balita kung saan nagsagawa ng press conference itong si Yusek Joel Eko, na kung saan nga ay tinuturong mastermind itong isang media man din na si alias Bong Encarnacion. No? Well, sa tingin natin, hindi ito nalabas yung mga ganitong balita, mga ganitong press conference na ginanap pa naman din dyan sa Malacanang, kung ito'y walang matibay na ebidensya na nagsasangkot sa mga akusado. Ay tingnan mo nga naman, ano, ang balita pa nga ay itong Kapa Ministry na ito, kapag ito pala ay minatikos mo, ay ipabibira ka nito, ay patutumba ka nito. Kaya malaman natin itong balitang ito, sapagkat hindi biro po ito, dahil kitang-kita po sa CCTV, closed circuit TV, itong si Encarnacion na talagang nakita sila doon, maging itong si Jacolbe. Kaya imposible na bibili ka lamang ng candy o doon sa isang butika o gamot. Tapos sasabihin mo, bumili ka lamang, bakit sa oras pa na iyon ikay bumili? Samantalang merong gagawing krimen doon at kakilala mo pala. Kaya palagay ko, sa korte na lamang kayo magpaliwanag, Mr. Jacolbe at Mr. Encarnacion. Hindi biro yung akasong ito kung saan tayo naniniwala na ito'y mariresolba na yung pagpatay sa mamamahayag na si Eduardo Dizon dyan sa Kidapawan City. So yun, batiin na natin yung dapat batiin. Ano? Salamat sa iyo panonood. Meron ba tayo report? Interview natin si Yusek Joel Ego, kaugnay dyan sa balitang yan. Baka makausap natin. Magandang umaga po, Yusek Joel Ego, sir. Si Ka Mario Batigas po ito. Hello, yes. Maring Mario. Good morning. Opo, good morning. Good morning. Mm-hmm. Tayo po live sa ating Facebook page, saka sa ating live tayo mismo sa Facebook live din natin. At sa YouTube channel, tayo po'y napapanood din na Yusek Joel Ego. Sir, tinatalakay ko po itong balita na mga media men na Dawit Umano sa pagpatay sa isang broadcaster sa Kidapawan City. Itong suspect na si June Jacolbe at itong si Bong Encarnacion
Mayroon na po tayo ditong matibay na ebidensya para siya ipresenta sa media na sila yung mga suspect? Hello. Yes, ang matibay natin ebidensya diyan yung mga witness, no? Mm-hmm. Na nakakita sa kanila at saka yung isang kasama nila na bumaliktad na. Opo. No? Si Hilario Lape, kasama nila yon, spotter yon eh. Oh, so. Actually, nung nagpunta ako sa Kidapawan, napanood ko na may CCTV, talagang nandun sila eh. Opo, opo. Si Juna Colbe, mm-hmm. si Lape, at saka, ito yung sasabing gunman, si, tawag dito, Janelle Herosaga, no? Taga Kidapawan din. Opo. So ngayon nasa Fiscal Via pa yung ano, yung kaso. Mm-hmm. Syempre due process pa yan eh, di ba? So pero inaasahan natin na sa tibay ng ano, mm-hmm. ng ebidensya laban sa kanila ay masasampa rin niya sa korte. Opo. At yun nga, sa lalong madaling panahon sila ay ma-issuehan ng mandamiento de arresto. Opo, ayusig din. So yun ang sige po, tuloy po. Oo. So, yun ang kuha natin dyan. Yun nga, nakakalungkot na media-media pa yung mga involved, no? Pero matagal na natin kasi alam yan. Kasama sa obserbasyon namin yan, eh. Mm-hmm. Yung mga away-away sa media, opo, no? Opo. Yung mga panatan sa media, ng mga media versus media. Mm-hmm. Yan ang nakaka-adapt sa problema sa media violence dito, opo, sa ating bansa. So, yan na po namin na-realize yan. At kaso ito lang yung kauna-una ang pagkakataon na actualing may nakasuhan. Okay. No? Na may tuturing na rin nating pabago kahit papano. Well, Joel, Ayusik Joel, ay ko, sir, congratulations sapagkat tayo nga dito ay nagkukomentaryo tayo ngayon. Ang sabi ko rito, itong si Eduardo Dizon ay binabanatan pala nito yung isang media man na nagapagtanggol itong kapaministry na ito. At ang tanong ko, bakit nandun si Hakolbe doon sa krimen na sinasabi niyang bumili siya ng gamot at na-tsyempo pa na bumili siya ng gamot sa butika. So ito'y halatang halata na talagang may kunaibans ito at may kinalaman ito. Ayusik Joel, go. Eh, totoo naman. Alam ko, bumili sila doon. Ano, nakita namin pati yung resibo eh. Ang isa, tawag dito, bottled water. Si Hakolbe, kundi ako nagkakamali, bakit doon yan? Hanggang basta gano'n na isang bote lang naman yung binili niya. Oo, tapos, huwag siya magsisinungaling. Mapunta tayo sa impyerno niyan eh. Oo, sigurado so, ito. So, inabangan talaga nila, inintay nila. Mm-hmm. Nung makababa si Ed Dizon, eh, ayun, sinundan na nila, nakamotor sila. Kita namin yan, huwag na sila magsinungaling. Ayun ako. Ayun. Nakita na nga, sigurado, may umami na nga eh. Pasanayan na lang nila sa korte. Opo. Ayusik Joel, thank you, sir. Oo. Congratulations po. Ako po'y naniniwala na marirresolba na at resolba na ang kasong ito sa pagpatay sa broadcaster na si Eduardo Dizon. Eh kahit na kung gusto nila, baka gusto nila magpa-lie detector test pa ako. Oo. Kanila. Hindi, sigurado yan. Diba? Kahit ako naniniwala na sila suspect. Oo, sila nga mainit na mainit yung Ed Dizon. Alam naman ang lahat doon yun. So, sila lang, masyado silang naging siga doon. Hindi nila alam na maraming CCTV doon. Yari sila, no? Sir, congratulations po at isang malaking accomplishment na naman yan sa inyong tanggapan dyan sa Malacanang, Ayusik Joel, ay ko, sir. Yes, opo. Thank you very much, parang Mari. At alam mo naman kung paano tayo magtrabaho. Tahimik lang. Congratulations, diba? Sir. Tahimik lang. Oo, yes. Okay, mga kaibigan, salamat po. Ayusik Joel, ay ko, sir. Okay, thank you. Okay, thank you, sir. Okay, mga kaibigan, yan po si Ayusik Joel, ay ko, ang chairman na at executive director ng Presidential Task Force on Media Security. Thank you, sir. So, kaibigan, yan yung sinasabi natin dito na hindi ka pwedeng magsinungaling kapag merong CCTV, no? Malinaw doon sa mga investigasyon ng mga pulis doon sa Kidapawan City at maging yung investigasyon ni ng grupo ni Ayusik Joel Eco ng Presidential Task Force on Media
security na kung saan, mga kaibigan, na hindi ho tumitigil itong si Jusek Joel Egco para ika nga ay ma-resolba yung mga pagpatay sa mga mamamahayag. Eh alam niyo po, ang mamamahayag, eh yan po'y kung tawagin nga natin, yan ay member of the port state ng ating bansa, no? So, congratulations na Sir Jusek Joel Egco, sapagkat ang nakakalungkot nga po dito, dahil ang mga suspect pala dito, yung mga media man pa, itong si Jun Jacolbe, itong si Bong Encarnacion, na isa ding broadcaster, at ito pala, tagapagtanggol nitong kapa ministry na alam naman natin na kinasuhan na nakatakot-takot na kaso at sinampahan na sa korte ng mga kasong yung syndicated estafa siguro yan. Sinampahan pa rin sila ng Securities and Exchange Commission. Napakaraming kaso. Kaya siguro, di akalain itong mga suspect na ito at yung mastermind nga dito, yung si Encarnacion, at saka yung may isa pang Dante ano na pangalan. So nandiyan ano. So ito sinasabi natin na resolba na ang pagpatay na ito sa broadcaster na si Eduardo Ed Dizon. So congratulations sa ating mga kapulisan, congratulations.